Eh mga kaibigan, recently po kasi if lalo na po sa mga nakasubaybay po sa aking channel. We were recently in the middle of a hindi man kontrobersya, pero siguro sa lahat ng pro admin vloggers, pro admin na nagsasalita sa YouTube, eh ako lang po yung medyo kumontra sa kanilang lahat. Kaya po medyo maraming nag-message sa atin, maraming nagsalita ng hindi magaganda, including mga salitaan na hindi ka naman abogado, ba't kami makikinig sa'yo, etc., etc. Okay lang yun, no? Everyone's entitled to their own opinion. Ma'am Sarah Jenica Turiba, maraming pong salamat sa inyong super chat. God bless you po. Pero, just to refresh your memory, no? May papakita po ako sa inyong video ng isa po nating live noong nakaraan. Okay? Papakita ko po sa inyo yung video na yan. Okay. Ko lang po. Ayan, wait court lang. Ay, ang bilis. Wait. Ito po yung live natin nitong nakaraan, sometime in September 9. Ito po ay yung kasagsagan po ng issue tungkol sa PRC at kung pwede bang i-audit ng COA ang PRC. Okay. Papalabas ko po uli ito just so I can refresh everyone's memory. At sa mga, ayan, para maalala lang natin lahat, papalabas ko po ulit. Okay? Gusto nilang imbestigahan ng PRC, Philippine Red Cross, kailangan lang ihabla ang Philippine Red Cross for malversation of public funds. Kasi mga kaibigan, ibig sabihin kasi kapag hindi sila sumunod sa kahit ano dyan sa proseso na yan, tatlo na yan mga kaibigan, partida. Meron kang constitution, meron kang circular ng COA, at meron kang batas ng Philippine Red Cross. So, partida na yan. Kumbaga, yung pabor, lahat nasa gobyerno na. Pero kailangan, unang-una, meron kang probable cause. Okay? Meron kang probable cause para maghabla ng malversation of public funds. At para makapag-imbestiga ka sa loob ng PRC, kailangan mo muna silang ihabla. Magtsatsa nga muna ako. Tawa naman ako. But anyway. Nawala namang problema. Kasi sinasabi naman ni PRRD, eh meron siyang ebidensya or meron siyang naririnig-rinig na pwede maging probable cause. Pwede rin. Pwede rin siya. Ulitin ko nga po, mga kaibigan. Kaya lang po ito na pag-uusapan ngayon ay dahil sa video ko nung Friday kung saan sinabi ko na ang COA ay malabong maimbestigahan. Sorry, ang PRC or Philippine Red Cross ay malabong maimbestigahan ng COA. Hanggat hindi sila sumusuway sa kahit anong aspeto ng konstitusyon, ng memorandum circular ng COA mismo at ng 172, RA 172. Eh hindi ho pwedeng basta-basta pasukin yan. Pwede kung maghahabla. Okay, yan. So kung naalala nyo po, napag-usapan po na mainit po yan, sabi ka ni Ryuji Izumi kanina. Ang init niyan, ang init ng live na yan. Totoo po, mainit po talaga yung live na yan. Nagkabatuhan ng mga salita na hindi dapat ibato. Pero okay lang. Wala akong problema. Hindi pa po ako abogado on the Mix TV. Okay, ayan na tayo. Umpisa na ulit. Eto na! Alam nyo mga kaibigan, eto po talaga, ayaw na ayaw ko po talaga sinasabi to. Pero this time sasabihin ko siya. I told you so. I told you so. I told you so. Bakit? Lalo sa mga DDS dyan na nagalit sa akin dahil sa komento ko na yan. Ipapakita ko sa inyo kung bakit. Alam nyo ba to? Nabalitaan nyo ba to kanina? Balitaan nyo ba yan kanina? Duterte orders Solgen ask COA to audit Philippine Red Cross. Oh no. Oh no.
Ay, mga kaibigan. I hate to say it, but I told you so. I told you so. Putek. Ah. Sabi ko sa inyo, mga kaibigan, bago makapag-audit ang COA sa Philippine Red Cross, kailangan mo nang maghabla ang Philippine government. Bakit kakausapin ni Pangulo Duterte ang Solicitor General kung walang planong maghabla ang Philippine government laban sa Philippine Red Cross? Eto na. Yun po ang ibig kong sabihin, mga kaibigan, lalo na dun sa taong kilala mo na kung sino ka, and I hope you're watching today. Ang sabi niya, nakwento sa akin to ng misis ko, nagalit nga sa akin yung misis ko eh. Nagalit siya. Sabi niya sa akin, nabasa mo ba yung comment niya yan? Sabi niya, ba't daw siya maikinig sa'yo, hindi ka naman daw abogado? Okay. Ang sarap. Pero mga kaibigan, hindi po ako nagse-celebrate or hindi po ako nag-aano. Sinasabi ko lang po, I told you so. I told you so. Hindi po pwedeng basta-basta. Ngayon, eto na. Basahin ngayon natin ang nangyari. Aha. Nalampasan ko yan. Pero ito. Ito, the next step would really be the letter to be delivered to COA by Solicitor General Kalida regarding my request to audit the Red Cross. Ayan. So, mukhang aabot tayo sa punto na magkakahablahan. Mga kaibigan, tulad nga ng nabanggit ko po sa inyo, no? Hindi po ako lalaharap sa inyo ng hindi sigurado. Hindi po ako haharap sa inyo ng hindi sigurado. At kung hindi man po ako sigurado, sasabihin ko po sa inyo na hindi ako sigurado. Sigurado, yun po ang sasabihin ko sa inyo. So mga kaibigan, anyway, on the mix, sino bang attorney ng government? Solicitor General. Solgen. But anyway, so yun po mga kaibigan. I hate to gloat. Ayoko po na nag-gloat. Pero apparently, in this case, dahil marami po kasing nang bash eh. Maraming nang bash akin. Maraming nang nagsabi na mag-research ka muna. Tanga-tanga mo, bobo-bobo mo. Ito sabi ng mga abogado, etc. etc. Wala namang problema. Karapatan nyo yan. Walang problema. Pero alam niyo na, bago po makapag-audit ang COA sa Philippine Red Cross, kailangan they have violated any article, any part, any section of the related laws. So halimbawa sa Constitution, si Article 9, si Memorandum Circular Number 1 noong 2007, tsaka yung RA 172 or 10072. Any part of that. At dahil nga po, nalaman po natin the past few days na hindi nagsumite ng annual report ang PRC, pwede na. Number 1. Pangalawa, papadaanin yan through the Solicitor General. See? Solgen. Sabi ko sa inyo eh, tiwala lang. Tiwala lang mga kaibigan. So anyway, I'm not asking for an apology. I'm just saying, ito po mga kaibigan ay halimbawa ng tinatawag po nating confirmation bias. Ano po yung confirmation bias? Ibig sabihin po, ikaw ay nagsasaliksik, naghahanap ng impormasyon, hindi para matuto. Hindi ho para matuto, kung hindi para bigyan ang sarili mo
ng ebidensya para panindigan yung mga haka-haka mo. For example, nung kausuhan ni Francis Leo Marcos, yun, ang daming mga ano nun. Kumontra ako kay Francis Leo Marcos, sinabi ko, hindi Marcos yan. O, maraming nagalit sa akin. Ano nangyari? At the end of the day, sinong nasa labas ng kulungan? Ako, di ba? Ay, nako. So, wag po tayo magkaroon ng confirmation bias. Kung lalo na po sa, ito po, no, fair warning. Fair warning po no sa mga nanonood po ng aking channel. So, 1,281 na nanonood po ng aking channel. Fair warning po. Kung manonood po kayo ng aking channel, may mga sasabihin po ako na, mas madalas, yung pro-administration. Pero may mga moments, okay? May mga moments, mga kaibigan, na may mga sasabihin ako na hindi kayo matutuwa. Pero mga kaibigan, pag sinabi ko po yun, tiwala lang. Tiwala lang po, tiwala lang. Dahil hindi ko po yun sasabihin nang wala pong dahilan. Hindi ko po yun sasabihin nang wala akong kasiguruhan. Okay, tiwala lang po, tiwala lang. At marami pong salamat sa nagtitiwala po sa atin. Kahit naman nangyari yung mga ano yan yung mga kahit nangyari yung mga events na yan, mga kalokohan na yan, nandiyan pa rin po kayo. Maraming maraming pong salamat sa inyong patuloy na suporta.